Magandang araw po, Boss Paul. Isa po ako sa mga subscribers nyo. At sa lahat ng YouTube horror channels, channel nyo po ang pinakagusto ko. Ewan ko ba, basta maganda para sa akin ang pagbigkas nyo ng bawat salita, ang linaw intindihin at ang sarap pakinggan, lalo na pagbago matulog. Anyway, simulan na natin ang kwento. Karanasan namin ito ng ate ko. Ako po si Leo. Working student po ako. Dahil galing lang ako sa mahirap na pamilya. Laking probinsya ako. Kaya di na bago sa akin ang mga nakakatakot na karanasan. At dahil sa karanasan ko na ito, hindi na ito maaalis sa alaala ko. Sambuanga del Norte po ang probinsya namin. Di ko na rin po sasabihin kung saan barangay, bilang respeto na rin po sa mga tao doon. Kung hindi po kayo naniniwala sa mga ganitong karanasan, nirerespeto ko po ang opinion nyo. Base lang naman po ito sa totoong karanasan ko noong nasa probinsya pa ako. 17 years old lang po ako noon. Year 2016. May kapitbahay po kami sa panahong yun na itago na lang natin sa pangalang Aling Lauring. Buntis po ang ate ko noon. Unang pagbubuntis pa lang niya at sa kanila po ako nakatira. Mabait naman ang asawa niya kaya pumayag ito dahil wala na rin po kami ng mga magulang. Simulan na po natin ang kwento. Sa tuwing dumadaan po ang ate kong buntis sa tapat ng bahay ni Aling Lauring, parang iba po ang tingin ni Aling Lauring sa kanya. Parang ang weird at nangigigil pa ito. At nung lagi nang nangyayari iyon, hindi na siya nakapagpigil. Binati niya ang ate ko. At sabay-sabing, "Ining, bumisita ka naman dito sa bahay paminsan-minsan." Sabay ngiti pa ito at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tiyan ng ate ko na para bang gustong-gusto niyang hawakan. Sabi niya ulit nun, "Buntis ka, Ning?" Sabi naman ng ate ko, "Opo, maglilimang buwan na nga ho eh." Natutuwang tugon ni ate na walang kaalam-alam. Nung napapayag niya na si ate, pumasok kami sa loob. Tapos umupo kami sa isang silya. Bigla na lang ako nagsalita, "Ate, umuwi na tayo. Nagugutom na kasi ako eh." Tugon ko na ibig sabihin na uuwi na para magsaing na. Nang marinig ito ng matandang Aling Lauring, nagmamadali itong humawak sa tiyan ng ate ko. Sabay-sabing, "Ingatan mo yan, Ining. Gustong gusto kayang batang nasa tiyan mo." Nagkatinginan po kami ng ate ko sa mga oras na yon. At doon na nga, nagsimulang kilabutan ng ate ko sa sabi ng matanda sa kanya. Pero pinilit namin na huwag nang isipin yon dahil hindi naman kami ginugulo nito. Kinabukasan, wala namang nangyari. Hindi naman kami ginugulo ng matandang Aling Lauring. Ngunit may isang gabing hinding-hindi namin makakalimutan. 7 araw nang makalipas yung pangyayaring yun, isang gabi, inutusan ako ng ate kong bumili ng mga kain niya. Gutom na daw kasi siya. Mag-aalas 8 ng gabi yun. Pag-uwi ko, may nakita akong babaeng nakasilip sa bintana na nakatapat sa ate ko. Humihiga na ng ate ko at tila bang naglalaway yung babaeng yon at panay po na sa kanyang bibig. Napahinto ko nun. Tinititigan ko lang yung babaeng nasa harap namin. Tapos tinawag ko siya. Sabi ko, "Ali, ano pong ginagawa niyo dyan?" Nang marinig niya ako, gulat na gulat siya at tinapatan ko siya ng ilaw ng flashlight ko. Nung makita ko ang mukha niya, ay si Aling Lauring pala ito. Sabi ko, "Aling Lauring, ano pong ginagawa niyo dyan?" Nagulat siya at sinabing, "Naku iho, gusto ko lang sana kumuha ng pananim niyong kamatis. Wala na kasi akong panglagay sa tinola ko eh." At ang sabi ko naman, "Ganun ho ba? Eh bakit po kayo nandyan? Dapat po pumasok kayo at magpaalam kasi po gabi na. Baka matakot ang ate ko. Buntis pa naman po yun."
Pasensya na iho. Hayaan mo't uuwi na ako. Noong pauwi na siya, para bang may pag-aalinlangan pa. Sabay pa sulip-sulip pa ito sa bintana kung nasan ang ate ko. At ako naman, nakaramdam pa rin ng takot sa mga oras na iyon. Pagpasok ko, naabutan ko ang ate ko. Hinihingal at hindi makapagsalita. Wala kaming nagawa nun kasi ang asawa niya ay isang sundalo at naasahan ito sa Cotabato noong mga panahong yun. Sabi ko, ate, anong nangyari sa'yo? Hindi ko gaano marinig ang pinagsasabi niya. Para bang gusto niyang ibuga ang boses niya. Kaso nahihirapan itong maglabas ng kanyang boses. Pinatulog ko siya nung gabing yun. At ako naman, kahit pa antok na, pinipilit ko ding hindi makatulog. Gusto kong bantayan ang ate ko. Dalawa na lang kasi kaming magkapatid. Kaya ayoko ding may masamang mangyari sa kanya. Kinaumagahan, salamat sa Diyos na nasa maayos na ang ate ko. Tinanong ko siya, ate, anong nangyari sa'yo kagabi? Bakit biglang di lumalabas yung boses mo? Natapos ko siyang tanungin. Para bang nanginig ito sa takot at umiyak. Ayon sa kanya, nung pagkaalis ko daw, 5 minuto nakalipas, may humihimas-himas daw sa dingding ng bahay namin. At may narinig siyang kakaibang tinig mula sa labas ng bintana. Para bang... Nung sinilip niya daw ito, laking gulat niya nang nagkasalubong ang kanilang mga mata. Pulang-pula ang mga matang iyon, kaya't napasigaw siya sa sobrang takot at sa pagkabigla. Nung tinuloy niya ang kanyang pagsigaw, para bang may humawak sa kanyang leeg. Yun ang dahilan bakit hindi lumabas ang boses ng ate ko. Para bang sinakal daw siya. Maya-maya pa, pumunta kami sa barangay upang ireklamo ang matanda na si Aling Lauring. Ngunit pagdating namin doon, nabigo kami. Salip na tulungan kami ay mukhang kinampihan pa nila ito. Paano daw makakapanakit yun? Matanda na at wala na itong lakas. Sa mga oras na yun, naisip namin na umuwi na lang at magpahinga. Napansin namin na parang nakasara ang bahay ni Aling Lauring. Na para bang nagtatago dahil alam niyang meron siyang nagawang kasalanan. At ayun na nga, hindi na kami mapakalin ng ate ko. Hanggang sa dumating ang oras na lumipat na kami ng bahay. At doon kami sa dating kubo-kubo ng lolo at lola ko dahil namaya pa na sila at napabayaan na ang kubong yun. Nilinis na lang namin iyon dahil yun na nga, doon na kami tumira pansamantala habang hindi pa nakaka-uwi ang asawa ng ate ko. Malayo naman po ang dati namin tinitirhan kaya komportable kami na hindi na kami gagambalain ng matandang yun. At yun ay akala lang namin pala. Kasi lumipas ang 2 araw, mga 12:00 na yun ng gabi, may narinig na naman po kami sa labas ng bahay. Parang asong nagwawala, kakaibang boses po, napakasakit sa tenga. Napataklo po na kumot ang ate ko nun, takot na takot siya. Maya-maya pa, parang umakit na sa bubong ng kubo ang nilalang na iyon. May boses na kaming naririnig. Pero hindi namin talaga maintindihan. Para ba itong nagwawala? Parang gusto niyang sirain ang buong kubo namin. Nagsalita ang ate ko nun. Hindi niya na matiis ang takot. Sino ka man, pakiusap, tigilan niyo na kami. Nananahimik lang po kami, diba? Hanggang sa gigil na ito. At pumasok ang kanyang kamay sa butas ng bubong namin dahil binutas niya ito. Nang makita namin ang kamay na iyon, kamay na para pang may gustong abutin, nakita namin napakahaba ng kanyang itim na kuko. Takot na takot kami nang makita namin yon. Parang nawalan na kami ng lakas dahil sa takot. Buti na lang may nakita ang ate kong isang itak sa gilid. At mabilis niyang tinaga ang kamay na gusto kaming abutin.
Tinagayo ni ate ng tatlong beses hanggang sa naputol ito. Nang maputol iyon, nahulog ito at bumagsak sa harapan namin. Lumabas kami nang marinig namin na sumisigaw ang nilalang na iyon na tila nasasaktan ito ng labis. Paglabas namin, nakita namin ang isang matandang babae. Napakakulot ng kanyang buhok at may mapupulang mata at ngipin na mahahaba. Mabilis itong tinaga ni ate, ngunit hindi niya na tinamaan. Tumakbo na ito ng mabilis. Sa madaling sabi, nakatakas na iyon. Naiwan ang kanyang kamay sa amin, kaya kinabukasan, bumalik kami sa dati naming tinitirhan para tignan ang kalagayan ni Aling Lauring, kung talaga bang siya ang aswang na gusto kaming patayin. Nang makarating na kami, agad kaming nagtungo sa bahay ni Aling Lauring para tingnan kung kumpleto pa ang kanyang kamay. At ayun nga, hindi kami nagkamali ng hinala. Si Aling Lauring nga ang aswang na gumagambala sa amin nung gabing yun. Kita namin na wala na ang kanang kamay nito. At dahil sa nagawa namin, napaiyak kaming kinausap si Aling Lauring. Humingi kami ng paumanhin sa kanya dahil ipinagtanggol lang namin ang aming sarili. Akala namin ay magkakapatawaran kami ng matandang iyon. Pero sa huli, sumigaw lang ito at ang sabi niya, "Papatayin ko kayo. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin, mga hayop kayo." Dahil dun ay tumawag na kami sa asawa ng ate ko. Sinabi namin ang lahat na nangyari. Ayaw sana nitong maniwala. Kaso umiyak na ang ate ko, kaya napilitan na siyang maniwala. Hanggang sa pinalipat na kami ng asawa ng ate ko sa Zamboanga City, sa bahay ng pamilya niya. At doon na nag-umpisa, gumanda ang pamumuhay namin ng ate ko. Hanggang dito na lang po, Boss Paul. God bless po sa channel niyo. More power and keep safe always. Thank you.